Are you lost, BBM? What's up and welcome sa Milkshake Recaps. Bumoto ba kayo noong nakaraang linggo? Kasi si Milkshake, oo. Pero bakit hindi pa rin sa akin boto ang magulang mo? Oh my God. So, noong nakaraang episode ng Milkshake Recaps, pinag-usapan natin ang unang part ng 365 days at kung gaano ito ka-cringe. And guess what? Mas malala tong part 2 na ang tawag ay 365 days. This day. This day. Bakit this day? Ba't di nyo lang ginawang 730 days or 2 years? Pinakomplikado nyo pa eh. Anyway, babala dahil may matinding spoiler dito. Let's go. So, nag-umpisa ang movie na magkasama ang dalawang bida. Tapos bumulong si Laura ng, "Wala akong panty." Like, yun talaga yung sinabi niya. Legit, tayo niya maniwala. No. I don't have panties. Tapos gumawa agad sila ng milagro. Like, umpisa pa lang ng palabas. Grabe. Habang nagaganap ang malupitang kaskasan sa lamesa, nasalubong sila ng kaibigan ni Laura. What the hell are you doing here? So yeah, finally, kinasal silang dalawa and maraming natuwa sa kasal na naganap. Except sa akin, hindi ako masaya habang pinapanood ko to. So ayun nga, pagtapos ng kasal, alam niyo na yung mangyayari kaya hindi ko napapakita, gagalit si Papa YouTube eh. And trust me, sobrang daming shit. Baka i-consider mo na lang pumunta sa isang website. And pa-weird ng pa-weird yung mga scenes. Like, tingnan niyo to. Anong hot dito sa pinaggagawa nila? Akala ko ba sport yung golf but ginawang genre ng porn? I guess di tulad nung nakaraang film, medyo na-appreciate ko naman to kasi di nila nabanggit yung baby girl na linya. We're back to our normal life, baby girl. What the f? Alam niyo ba kung bakit ako naiinis sa mga seductive na linya sa palabas na to? Kasi pabalik noong 2020, ang daming gumaya sa line na yan sa TikTok. Tapos akala nila ang cool nila pakinggan. Baby, let's talk. Don't worry. I'll be gentle. Shit, fuck, he's hot! Even if he's not serious. Damn deep voice. Gwapuwa, uyawa. This, yung puso ko, hinahabol ako. Anong ibig sabihin nun? Putang cringe, yawa. Also, check my timeline for proof. Legit home days job para sa'yo kahit student, full-time mama, OFW ka. See more. So yeah, pagtapos ng lampungan, ay wait, di pa pala tapos. So kailangan na ni Massimo umalis. I'm sure you can spend a few more minutes with me. I promise you won't regret it. I know. It's very late. I have to leave. Nung oras na, kailangan ko nang umalis. Di ba kayo pwede magsalita ng normal? Like, bakit nyo pinipilit yung boses nyo maging sexy? Akong kuhaon ang pagkatahong sa imong pagkababay. Ayokol! Ayokol! Matap ako! Ngayon, nakain yung dalawang magkaibigan, tapos bigla silang sinabihan ni Massimo na, "Tara na mga iabab." Nagalit si Laura kasi ayaw niyang nililipat siya kung saan-saan. Ngayon, sa next scene, nagchichill lang sa Gedli si Laura, at bigla siyang sinalubong ng isang lalaki. Fuck, ang daming transition. Ba't ganyan yung introduction niya? Parang commercial ng pabango. Ang bango. Napakabango. Ang gwapo pa. So, nagpakilala ang lalaki na si Nacho. At isa siyang hardinero. Di ko alam kung bakit niya nilapitan si Laura, pero nag-usap lang sila tungkol sa kung gaano ka-perpekto si Laura maging asawa. Medyo weird, pero okay. Tapos fast forward na natin kasi sinundan na naman ng SHIT! Ngayon, pumunta sila sa isang party. Tapos nakita ni Laura si Massimo na may kasamang babae sa balcony. Kaya sinundan niya. Umalis si Laura dahil di siya natuwa. Kasi may ibang babae na ang humahawak ng Pampangas best ni Massimo. So moving on, magkasama si Nacho at Laura. Dahil kinocomfort niya siya sa nangyari. Medyo matagal-tagal na silang nagsasama. Kaya medyo lumalalim na rin yung nararamdaman niya kay Nacho. Nag-enjoy din silang magkasama na parang walang bukas. Gano'n ba kataas yung sahod ng hardinero? Nagtaka lang ako kung paano niya na-afford yung bakasyon na ganyan. Like, sama naman ako. So kaya pala na-afford niya yung mga ganyan. Kasi isa pala siyang anak ng pinakamataas na mafia. At pinagplanuhan talaga nilang kunin si Laura. Swerte naman ang buhay mo, habulin ka ng mafia. So pumunta sila sa lugar kung saan andun ang tatay ni Nacho. Sinabihan si Nacho na pumunta siya mag-isa sa pinagmimitingan ng tatay niya. Kaya iniwan niya si Laura sa mga tauhan. And it turns out, kinidnap din ng mga tauhan si Laura. Kaya sinabihan ni Nacho si Massimo na habulin yung mga nang kidnap. Tol, sama ka, habulin natin yung bebe natin. And ayun, nagmadali silang lumabas. Like, pwede nyo bang bilisan? Carry ba today? So si Laura, bigla siyang kinausap ni Massimo. Pero may napansin siyang kakaiba. Hindi pala siya si Massimo. Meron pala siyang kakambal. Medyo na weirdan lang ako kasi parehas lang yung gumanap. Tapos para siyang masamang version ni Doctor Strange. Ngayon, nang makadating na talaga si Massimo, nagkaroon sila ng Mexican standoff. Biglang kumalas si Laura at maya-maya, nabaril siya. Tapos sinundan din ni Nacho ng bala yung babaeng bumaril kay Laura sa likod. Tapos kay Massimo naman, binaril niya yung kakambal niya. Tapos, wow, tol, kala ko ba duho tayo? Pero buti naman, hindi tinuloy ni Nacho yung balak niya. Tapos ayun, nagluluksa si Massimo sa nangyari, sa may credits. Wow, lupit.
Yay, tapos na. So yeah, salamat sa panonood. Make sure to like and subscribe if nagustuhan mo yung content ko. And if curious ka kung sino yung binoto ko ngayon taon, ang pinili ko ay... SIX! Milkshake out!